Binira ni Justice Secretary Boying Rimulya ang Philippine National Police kaugnay sa umano'y kawalan ng koordinasyon sa Pogo Raid noong June 27. Dismayado rin daw ang Kalim sa kulang-kulang na ebidensya kaya hindi madiin ang mga akusado. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Pinuna ni Justice Secretary Boying Rimulya ang June 27 raid sa Pogo Company na Sinchuang Network Technologies sa Las Piñas. Hindi kasi natuloy ang reklamo laban sa limang Chinese na inakusahan ng human trafficking dahil kulang ang mga ebidensya. Hindi siya pinpointed, hindi siya specific, walang specific acts, walang specific grounds para hulihin ang tao. Walang specific complainants ng maraming tao. Basta raid lang, raid. Ganon. They just went there. Pumasok na sila. Para nangingisda. Nauna nang iginiit ng PNP na lehitimo ang operasyon nila sa naturang compound. Pero sabi ni Rimulya, walang koordinasyon sa kanila ang PNP Anti-Cybercrime Group. Yan ang problema pagka ayaw makinig eh. Sinabi na namin na mag-usap muna tayo bago kayo kikilos. Tapos gusto nila, file kami ng file ng kaso, kahit wala kami ebidensya, hindi namin gagawin yun. May hirit pa ang kalihim sa anyay sistema ng mga pulis. Ang dati kasi naging ugali ng kapulisan natin, huli ng huli kahit walang kaso. Pagka wala na mailagay na kaso, ilalagay na ebidensya. Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Kaya ngayon, nagkakaproblema sila. Umaasa si Secretary Rimulya na makakausap niya si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. kaugnay nito. Samantala, ikinakasa naman ng Sinchuang Network Technology Inc. ang paghahain ng habeas corpus laban sa mga pulis. Hindi pa rin daw kasi pinalalaya ang limang akusado at ilang empleyado ng kumpanya kahit may release order na mula DOJ. Nagtanong-tanong po tayo doon kung bakit sila nandun pa rin. They are keeping custody of them, they are detaining them. Wala akong makasagot sa akin. Ayon naman sa PNP, patuloy na isinasapinalpa ang profiling sa mga naabutang foreign nationals sa compound, katuwang ang Bureau of Immigration. Posible kasing nagiging kanlungan na ng mga banyagang pugante ang ilang Pogo hub sa Pilipinas. Lalo't pito sa mga nadakip nila sa June 27 Pogo raid ay pawang mga pugante mula sa iba't ibang bansa. Kaya mismong si PNP Chief Acorda na ang nag-utos na paigtingin ang surveillance at intelligence gathering sa mga pumapasok na dayuhan na magtatrabaho sa mga Pogo. Well, that is alarming. Ano? So in line with that, talagang yung constant coordination namin with the Bureau of Immigration, especially in the intelligence point of view. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.